Puso, tinutunto na po ng mga otoridad ang suspect sa pagsabog sa Rojas Night Market nitong Biyernes matapos matukoy ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, matapos ipalabas ang artist sketch ng pangunahing suspect sa pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City ng Biyernes, sinabi ngayon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na tukoy na raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect na siya raw mismong nag-iwan at nagpasabog ng bomba. Base raw ito sa testimonya ng mga saksi, partikular na yung mga masahista sa lugar. Bukod dito ay may ipinresenta pang mahigit 20 litrato ng mga suspect na ito mula mismo dun sa mga masahista no, na gumawa o nagbigay ng kanilang testimonya. At sugmaraw ang mga litrato sa testimonya ng mga saksi. Kasalukuyan, nagsasagawa ng manhunt operations para ma-aresto ang suspect. Naniniwala si PNP Chief De La Rosa na nasa Pilipinas pa ang suspect at hindi pa ito nakakalabas ng bansa. Identified daw sa siya bilang miyembro ng terrorist group na galing sa Central Mindanao. Posibleng siya rin daw mismo ang bomb maker na tinrain pa mismo ni Marwan. Karaniwan na raw doon sa lugar ang transfer of technology o yung pag-train sa mga bomb makers, especially dun sa Central Mindanao, Connie. Ngayong tukoy ng identity o pagkakakilanlan itong suspect na ito, lalo pa raw na napapatibay o na-reinforce yung teorya ng pulisya na may kinalaman sa narco-terrorism ang pambobomba. Bago raw kasi nangyari ang pagsabog, may impormasyon na sila na natanggap na talagang ipit na ang narco-personalities. Naiipit ang kanilang negosyo, pati yung social status ay natapakan. Kung dati tinitignan kasi itong mga narco-personalities na ito as untouchable, ngayon daw ay hindi na. Kaya labis natapakan ang kanilang pride di umano. Galing daw mismo sa intelligence report ang lahat ng mga impormasyong ito. Double-edged din yung ginawa ng mga narco-terrorists. Aside from creating terror, tinanggal din nila yung focus sa drug operations. Pero Connie, hindi pa rin inaalis ng PNP yung posibilidad na may kasabot na Abu Sayyaf group dito ha, kasi tapos raw sila magbebenepisyo dahil mababawasan yung tensyon di umano sa Sulu. Pero paniniguro ng PNP, hindi sila magre-relax at hindi mababawasan ang pinaigting na kampanya kontra droga, pati na ang intensified operations laban sa Abu Sayyaf group sa Sulu. Ngayon naman, Connie, ay nagbabiyahe na kami papuntang Mindoro kasama itong si PNP Chief De La Rosa kung saan dadalawin niya ang kanyang mga tauhan sa Police Regional Office 4B, yung Mimaropa. Inaasahan ding may mga ibipresenta sa kanyang mga sumukong lulong sa droga bilang bahagi ng kanilang kampanya na Oplan Tokhang. At yun ang pinakasariwang balita. Ito, nagbabiyahe na kami papuntang Mindoro. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.